Tapos nun, nakakatuwa sa interview kasi ang itatanong lang sa'yo, Kura Japan, ang sarap sa tenga, di ba? Kura Japan, ang sarap sa tenga, di ba? Kura Japan, ang sarap sa tenga, di ba? Minimum na sweldo sa Japan. Yung isa po naka-cycling, di po namin lang kung magsuswimming o magmumukbang. Ito po, no? Napakahirap po para magmukbang. Nakagaling yung buhok niya, so magaganan din ako. At ito pong mga looks namin, huwag niyo na pong i-bash kasi no isang araw pa po to. Ipakita niyo po, charan. Dapat po dapat may picture pa muna siya. Pwede naman niya i-picture. I-ano na lang. Yeah. May kanin ba tayo? Wala po kaming kanin. Ang hirap po pala magmukbang, lalo na yung kanin ay magagaling pa sa kabilang ibayo. Huwag natin kakainin, syempre. Saglit lang, ano yung meron tayo na yon. Charan! Ito na to. Ano yan? Reba. Reba po, sa Nihongo Reba, sa English, liver. Sa Tagalog, atay. Tagalog, atay. Ang ganda, ng content natin. Masyadong maganda yung content natin. Nakakapagbigay tayo ng impormasyon. Pangalawa, charan! Kamayan lang tayo, ha? Ay. Ebi! Ebi. Hipon! Sunod ay, charan! Ito yung barbecue. Ang tawag dito niyan? Yakitori. Yun, yakitori. Set po! Set. Sa atin ay? Calamares. Pangat mag-aano. Oh, ito, ipakita mo to. The best to. Dahil natikman ko hindi, na siya. Dessert. Ayaw nga. Apat po to. Ngayon tatlo na lang. Hindi makikita yung mga pusit. Iisod natin. Hindi nakita yung reba. Iisod natin. Mag-chismisan kami dito. Hindi, kung paano tayo nakarating dito. Kasi, nakapunta po kami dito kasi kami po ay pare-parehas na mga trainees. Diba? Trainees po kami dito sa Japan. Pag trainee visa, kailangan mong mag-aral ng 4 months lang ni Hongo. Tapos, mag-a-apply ka. Natural, mag-a-apply ka sa Pilipinas. Tapos, dadaan ka pa rin sa interview, dadaan ka sa selection, dadaan ka sa pagpapaline up. Kagaya ng pagginagawa ng iba. Ang kaibahan lang ngayon nga, kailangan mag-aral ng 4 months na ni Hongo. Saan nyo nalaman yung ano? Pag-a-apply sa Japan? Ako kay Grena. Sa kaibigan ng ate ko ngayon, nagpunta ako sa agency, tapos nagpa-line up ako, tapos ayun. Pagtapos, di ba magpa-line up ka? Dadali mo na yung requirements for line up. Tapos, is-schedule ka nila for medical. Tapos, interview. Sa interview na yon, parang sa pagkakadanda ko, ilan tayo? Ang dami eh. Wala. Nasa 100 plus? Wala. 60, ganun no? Parang mga ganun. Tapos, down to, ilan yung natira? Yung unang ano, parang may elimination round siya, di ba? Oh, elimination round. Dalawang, ano yun eh? Tapos, Anong? Dalawang round siya. Kumbaga, sasala ka sa interview una, by 10 papasok kayo. Tapos nandun yung mga employer sa unahan, di ba? By 10 papasok kayo. Pagkatapos nun, di sasala ka na for interview. In-advisean kami na kailangan. Lagi ka daw nakangiti, ganun. Tapos, lagi ka, ano yung parang magaan yung personalidad mo, di ba? Parang ganun. Tapos nun, nakakatuwa sa interview kasi ang itatanong lang sa'yo, kung ano yung hobby mo. Kung ano yung sports mo. Ano sports nyo? Volleyball. Kasi mga taekwondo na eh. Ako ang ginawa kong sports nun, baseball. Tapos yun, yung pangalawa, tatanungin ako anong religion mo. Kasi yun, mas related yun dito sa mangyayari sa'yo sa Japan. Kasi may pasok sila kada Sunday. Yun lang naman yung reason nila yan. No? So ba't nila inaalam yung mga religion? Kasi di ba? Yun ngang iba, syempre, mas priority yung church. Kasi hindi naman siya again sila sa mga religion nyo, pero syempre, hindi talaga nila trabaho. Mm-hmm. Workaholic sila dito. Workaholic sobra. Magkakaiba yata tayo. Kami ni Remy yung magkasama kami. Basta ganun, yung mga usual na ano. Hindi naman siya, pag sinabing interview mo for Japan, ni Hongo, hindi. May translator kayo dun. Kaya hindi ka mahirapan. After pa nun, dun ka palang mag-aaral ng Nihongo kapag ka na-select ka na ng
employer. Kumbaga, wala kaming idea kung anong klaseng... Eh siya, pero in-applyan pala namin, alam namin yung job description namin is... Ano yan? Industrial packaging. Yun ang ano dito sa Japan, sa pagiging ano, talagang... Yung trabaho na ng lalaki, yun din yung trabaho ng babae. Wala silang gender... Tulungan mo ako doon. Gender ano? Gender job. Gender. Dali, pangit. Pass. Pass. Pangit. Gender. Reveal. This pala yung tinutuwa. Wala silang yan. Gender. Wala gender. But gender discrimination. Lahat sila lalaki. Kasi yung kayang gawin ng baba, ng lalaki, kailangan kaya din gawin ng babae. Hindi, alam. Mag-aaral ka na ng 4 months na Nihongo. As in talagang ako nung nag-aaral ako, zero Nihongo ako nun. Wala talaga akong alam kahit arigato. Kahit watashi, watashi. Hindi ko alam. Hindi ko alam pati yung... Matandaan ko yung nag-exam tayo. Vocabulary. Yung, ano? Yung Tagalog, ita-translate mo na niya. Kung ano yung alam mo. Kumbaga kasi parang first, ano pa lang exam. Yung noodles, hindi ko alam yung Nihongo. Ano Nihongo ng noodles? Ramen. Oh, ramen! Uy, bago pa tayo pumasok, may sending company pa tayo. Mm. Na pinakamahina. Nakalimutan ko sabihin! Oh, sabihin mo. Diba? Diba kapag ka, na-select ka na ng employer, hindi ka pa pala agad diretso mag-aaral ng Nihongo. May tinatawag silang sending company. Sending company, maghahanap ka ng isang company mo na kunyari ipapadala ka nila sa Japan bilang isang trainee nila. Diba no? Saka ka lang mag-grant ng visa. Pag naghahanap ka ng sending company, kailangan, ano, makuha mo yung mga ano nila, DTI, gano'n, yung mga permit-permit nila. Kasi patunay na isa silang malaking kumpanya na nagtatrabaho ka sa kanila, may karapatan sila magpadala, ipadala ka sa Japan bilang isang trainee nila. Yun yung... Tapos nun, pag nag-aaral ka na ni Hongo, okay na yun. Siyempre, nandun na yung dadating na yung COE mo. Yun ang pinakamasarap na part. Kasi, dadating na yung COE mo, yun na yung parang pinaka... Ano yun? Katunayan na makakaalis ka. Makakaalis ka na. Tuloy na talaga yung flight nyo. Nakuha namin yung COE namin, hindi pa kami tapos mag-aral ng Nihongo na sa parang third month na. Ay, parang ganun ba? Hindi, patapos na rin tayo nun eh. Ay, patapos na rin ba? Mm-hmm. Pero kasi diba nakailang medical pa? Mm-hmm. Medical. Yung sweldo. Pagdating sa sweldo, siyempre Japan, ang sarap sa tenga, diba? Ay, sabihin natin yung sweldo natin. Wow. Baka may range na lang, range. Hindi. Iba-iba naman monthly. Oo. Kasi ka-trainee kami, hindi ganun kalaki yung sweldo namin kagaya ng iniisip ng iba. Kasi pag sinabing Japan, diba? Hindi siya ganun kalaki. Sabi mo na lang yung minimum na sweldo. Minimum na sweldo sa Japan. Bilang isang trainee. Sabihin mo na, walong. Walong lapad. Kaltas at yung walong lahat. Lapad, kasi isang lapad is equivalent to 10,000 yen. Tapos, sumsweldo kami ng... Sa Pilipinas, 10,000 yen. Pag i-convert mo sa ngayong palitan, magkano yun? 47 ngayon. Mga nasa magkano yun. Ito, expert sa conversion. Pagdating ng Japan to, ano, peso. Hindi, ah. Japan yen to peso. Magkano? Walong lapad. Walong lapad. Japan. Oh, mga 37,000. Walong lapad? Mm-mm. Ang liit po. Nang nangyayari po pala. Ngayon ko lang na-realize. 37,000, walong lapad? Mm-mm. Kasi kung di ba sa 8, 32, o yung 7,000. Oh, edi, walong lapad. Pagpalagay po, nasweldo po kami ng 37. O, 40 na lang. O, 40! 40, basic. Basic, ang tawag doon, salary namin. Per month. Yun na. 40. Pero, hindi pa po dun pumapasok yung mga overtime. Na ano, ito pa. Huwag na huwag kang magja-Japan kung ikaw ay pabebe. Tsaka kasi, at mahina ang loob mo. Kasi, kagaya namin, nagbibisikleta po kami dito sa Japan. Umaraw, umulan, umaraw, umulan mag-snow.
humangin, umalikabok. Diba? May moment pa na nag-alikabok. Oo. Yung puro yung nahasangga mo, puro alikabok. Sa loob ng 30 minutes, mabilis na yun. Mabilis na yung 30 minutes. Tikin ba ko nito? Ito po ay cheese na lumpia. Gusto ko pala nilagay yung ice cream. Halika, yung ice cream pa isala natin dito. Nandun. Kung halimbawa gusto nyo mag-apply, maraming mga agency papuntang Japan, diba? No, marami sila mga... May kita nyo naman na yun mga online, tapos magtanong-tanong kayo. Kung saan nyo gustong ano. Pwede naman, comment down below. And subscribe! Comment down below and subscribe!